Ayan, ulitin natin. Magaling kasi yung ano eh. Welcome to Beyond Networking. Ayan, ulitin natin. Magaling kasi yung ano eh. Welcome to Beyond Networking episode 1. Magaling kasi yung ano eh. So, welcome. So, ano pa? Welcome to Beyond Networking. Isa lang ibig sabihin to mga nag-comment. So episode 1 natin to, so welcome, good morning sa inyo lahat. O good evening kung nasaan part ka man ng mundo, or good afternoon. So episode 1 natin to, so welcome, good morning sa inyo lahat. O good evening kung nasaan part ka man ng mundo, or feedback. Ayan, so yung mga ano, yung mga questions nyo today, or tonight, sasagutin ko. And yung mga meron ding mga ano, inquiries, or merong mga gusto itanong, i-comment nyo lang. Okay. So, mabilis lang to. Hindi naman tayo parang ano eh. Yung ano, hindi pala tayo TV show na 2 oras. Imagine nyo, parang ano na to, radio show. O, sa radio show natin, siyempre, maiksilan to. Maiksilang. Pero maganda yung mga ano, mga questions nyo. Babasahin kasi natin today. At mamaya, meron akong i-share na tip about sa pag-network. Okay. And mamaya sa huli, meron akong bonus. May surprise ako sa inyo lahat. Kaya stay tuned. So sa lahat ng mga fans natin, kamusta kayo lahat? And, essentially, hindi ako nakapagupit ngayon. Para sa special event natin. Okay. So, kamusta kayo dyan? Sa mga nakita ko dito sa chat box, mag-comment. Kamusta kay Mr. Pai Bibares na napakagwapo, makinang-kinang ang noo. Kay Lovely Aspiras. Kamusta kay Jocelyn Kit. Kamusta kay Joseph Orana. Kamusta kay Chester. Kay Michelle Siman. Kay Lynn Gonzalez. Kay Elizar Masong. Charlie Mon Alo. Mga active dito sa chat box natin. Kay Aya Anselmo. Kay Daphne Lode. Uy, kay Giselle Lansang. Kamusta si Eugene? Tapos kay Jocelyn Kit. Ayan, ang dami. Kay Christian Intruso. Codely Dala. Kay Aya Anselmo. And ayan. Kay Servande Amzahel. From Hong Kong. Oh, kay Don Bade. Kamusta ka dyan, idol? Kay Wilson Dayaday. Kay Angel Celarta. Yan. Kay Joel Borra. Okay. Kay Rose Busico. O, yan. So, comment nyo lang mga questions yung aming mga questions kayo. And, subukan ko lang sagutin yung ano. Merong, ano eh, tanong sa akin nung isang araw. Okay. Kung papansin nyo, pinost ko dun sa BN Networking yung event natin today, subukan ko ano, sagutin tong mga unang tanong, yung mga unang mga nag-comment. Okay. So, itong event natin pala, for your information, ano lang itong mga 20 minutes, every Tuesday gagawin natin. Kung napasarap kwentuhan, siguro mga 21 minutes, ganun. So, ito, for example, ready na ba kayo na basahin natin yung first question? Sige. First question natin for tonight na sagutin natin galing kay EJ Bunny Kid the second. Oh, the second, ibig sabihin ng the second siguro father mo yung first, tas may junior, tas may the second. Ayun ba yun? Ganun yun, no? Okay, EJ Bunny Kid the second, sabi niya, upline question, paano po ako mas lalong gagaling sa sarili ko bilang isang networker and leader and bilang isang tao? Paano ka ba gagaling? Kumpletuhin ko muna yung tanong niya. Medyo mahaba eh. Sabi niya, and gusto ko po marinig yung ginawa niyo dati kung bakit naging mas magaling kayong networker, leader, bilang isang tao ngayon. Ah, okay. Sige. So, more on general yung ano, yung tanong ni EJ. More on general siya. Parang gusto niya malaman is, paano ba ako gumaling daw bilang isang tao, bilang isang networker. So, i-share ko sa inyo ah. Nung early days na nag-i-start ako, marami ako na experience na ano,
rejection, rejection sa mga friends, family. Meron akong time pa na ano, yung nire-recruit mo. Meron ako dating example nun, yung nire-recruit ko, sabi niya, ano, magkikita daw kami. So, invite ko pa lang siya. Tapos, naghintay ang meeting namin, supposedly 2 o'clock. Tapos, yung 2 o'clock, sabi niya, on the way na siya. Tapos, after 30 minutes, sabi niya, ano, malapit na daw. Pagdating na isang oras, sabi niya, na may nakalimutan na daw siya, babalik siya ng bahay. So, isang oras na ako naghihintay. So, cut the long story short, umabot siya ng ano, mga 2 hours ko siyang hinihintay, hindi siya dumating. Kasi alam niyo bakit? Bumagyo na nung ang time na yun. Hindi na siya nakaalis. Tapos sinabi niya na lang, na bro, pasensya na, malakas ulan, hindi na ako makalabas ng bahay namin. So, ibig sabihin pala, di ba, hindi talaga siya ano, hindi talaga siya pupunta. Okay? So doon, isa sa mga naramdaman ko, nainis ako, na bad trip, na almost may iyak-iyak na din. Kasi imagine mo yun, di ba? May pasok ako, nagmadali ako matapos school para magpunta kagad sa ano, Ortigas. Then, yung invite mo, in-expect mo na darating tapos hindi pala dumating. Eh, kaklose ko pa yun. So, sumaba yung loob ko noon. Isa sa mga ano, natutunan ko noon, nung time na yun is, ano talaga eh, kailangan mo talaga maging maunawain eh. Kasi pag, imagine mo kung nagalit ako dun sa kaibigan ko ngayon. Diba? Hindi naman siguro kaibigan ngayon. Pero after naman nun, mga succeeding na mga kausap ko, nag-pain na din eh. Tapos eventually, ano, natuto ko dun sa experience na yun. Siguro ano, along the way kasi, meron ka mga, ano eh, decisions na, alam mo yun, gagawin. Ngayon, pag medyo mababa yung understanding mo, yung character mo, mapapagawa ka ng mga negative. Like, siguro imagine na lang kung noong time na yon medyo hindi maganda attitude ko. Siguro, tinext ko na siya, minura ko, ganun. Nakalanya ka. Diba? Sabi mo, pupunta ka, hindi ka pupunta. Pero ano eh, sinasabi naman sa training, GLA, good learning attitude. So, ibig sabihin na despite of difficulties o mga pangangantsaw o mga unexpected na mga bagay, itutuloy mo pa rin eh. Diba? Na alam mo na someday, pag na-get over ko to, magiging successful ako. So, ang para sa akin, ano, sagot ko siguro kay EJ, combination to ng experience, pagbabasa ng libro, saka pag-meet ng mga mentors along the way. Kasi minsan, merong mga mentor na mamimit mo sablay. Merong mga mentor magagaling. Merong iba naman hindi mo maintindihan yung sinasabi. Tapos, meron ba, ang dami mong matutunan. So, ako parang combination siya. Meron akong libro, dun sa libro, tapos may mentor din. Tapos, sinusubukan ko siya through experience na itest ko ngayon kung gagana ba para sa akin. And then, along the way, gumagaling ka eh. Parang ano yan, parang computer game. Pag yung ginawa mo ng madalas, ginawa mo araw-araw, eventually gagaling ka. Ang maganda lang, kung magaling ka tapos mabuti ugali mo, mas gaganda yung relationship mo sa maraming tao. So, you have to make sure na maging, ano, system check mo din yung attitude mo in a way. Okay? Ayun, tapos kasi para sa akin na networking saka ang real world, parang pareho lang. Wala naman halos pinagkakaiba. Kaya bilang tao, mamomold ka talaga sa networking. Imagine mo yung patience mo matetest dito. Kung mga 1 month, 2 months, 3 months, di ka kumikita, tapos nag-quit ka. Nako, sa ibang bagay din, may mag-quit ka. Diba? Siguro sa workout, sa pag-gym, kung 3 months, wala ka naramdaman, wala ka pang abs, ayaw mo na. Kaya ganun, diba? O kaya, sa relationship, diba? 3 months lang, diba? Nanliligaw ka, tapos di ka sinagot, ayaw mo na. Pero may topic tayo ba doon? So, natetest yung patience mo eh. And eventually, sa buhay din, sa ibang aspeto ng buhay, na gaano rin siya. Nagre-regate na rin. Halimbawa, sa health, sa family, mga ganun ba. So, yun, bilang isang tao, isang networker, nagiging ano eh, buhay mo na yun eh. Tapos, nagagamit mo sa ibang aspeto ng buhay mo. Ayun, ayun yung question ni EJ. I hope nasagot ko na mabuti naman yung EJ.
Diba? Yan, nawawala ako sa ano, question ni EJ. Inom lang ako sandali. So, kamusta ating mga ano, mga followers? Oh, si Bernard Naval of Shilo Eagle International. Nandito na. Yan. Si Hamzel Tubek. Si Melard Kilat. Si MJ Dalman. MJ, iPhone ko. Si Haslin La Chica. Si Amshia Sahak. Good evening sa inyo. Okay na. Yan, kamusta kayo dyan? Kay Kiko. Kamusta ka? Okay. Kay Jake Lagaza. Pabate ang Raven Team. Kamusta mga Raven Team? Okay. So, ayan. Subukan ko li, ano, magsagot ng mga ano, questions. Check natin yung question natin ng kagabi. Yung pinos. Meron pang bang questions doon. Okay. Galing itong question natin kay ano, Pai Vivaris. Sabi ni Pai Vivaris. Ano, paano po natin ma-educate ang mga Pilipino na maging bukas palalo sa idea ng pagninegosyo kung ang tinuturo sa school ay maging magaling na empleyado. Okay. Siguro ano, may educate natin mga Pilipino na magnegosyo through, of course, information drive. Mas maganda nagsishare ka sa Facebook about sa mga information. At of course, ikaw din, may magnegosyo ka. Actually, kahit hindi networking eh. Kahit yung simple magtinda ka ng yelo sa bahay, di ba? O kaya magtinda ka ng t-shirt, magtinda ka ng gulay, di ba? Magtayo ka ng tindahan, or maglaba ka. Anything na pagbe-business. Kasi pag nakikita nila na ano, na masipag ka, na-inspire sila eh. May mga kilala ko dati yung mahilig magbenta ng mga ano, t-shirt sa school. Tapos magugulat ako sa kanila after 1 month, may sapatos na bago. So, ayun, ma-inspire ka na. Sabi, buti pa siya may sapatos na bago. Eh, siyempre, nag-business siya eh. Nagbebenta-benta eh. So, ayun, siguro information drive. Tsaka gawin mo rin. Kahit na maliit na negosyo lang. Okay. Of course, maganda rin mag-network ka para ma-experience mo. Kasi dito may talagang training na malupit eh. Ang question niya pa is, ano po ang maaari natin gawin bilang isang network marketer na magising sila na hindi lang employment ang daan para masenso? Ah, siguro nasagot ko na rin. Sa mga kaibigan niya empleyado, of course, hindi mo agad naman sila marirecruit. O yung mga kakala natin ng mga ano, empleyado. Pero eventually, ano eh, pag yung nangailangan sila, yan, pwede mo sila ano, marirecruit din. Kasi ako para sa akin, hindi ko feel na alam mo yun, nagre-recruit ka ng taong ayaw. Yun. So, maganda na recruitin mo yung mga taong gusto din sa negosyong ino-offer mo. And darating yung time, kung hindi pa ngayon yung time na nila, darating yung time magugustuhan din nila yun eh. Lalo na pag ano, nangilanan sila ng pera, dyan napapasok yun na pwede mo silang ano, ma-invite sa negosyo natin. Okay? Kasi usually naman mga tao pumapasok sa networking, hindi naman full-timer eh. Huwag yung pilitin mga tao mag-full-time. Para sa akin ang networking is kombinasyon to na maraming tao na part-timer. Kasi yun naman yung pangako, di ba? Part-time business. Diba? And then eventually, kung ano ka na, gusto mo ng career, pwede ka mag-full-time. Kasi kung papansin mo, maski pumunta ka sa kahit anong ano, networking, papansin mo lahat ng mga members doon, usually part-timers. Mabibilang mo lang sa daliri mo yung mga full-timers. Eh, yung mga full-time, malaki kinikita. Okay? Ayun lang. Pero pag hindi pa kaya mag-full-time, part-time ka muna. Eventually, makakapag-full-time ka din. So, yun. I hope nasagot ko yung tanong mo, kapatid na Pai Vivaris. Kung nasaan ka man. Okay. Pagupit ka. Ayan. So, ayun. Kamusta kayo dyan, aking mga ano, viewers? And, comment na kayo kung mga questions kayo. Subukan natin, ano, sagutin lahat yan isa-isa. Okay. And mamaya sa bandang huli, meron akong surprise. Okay, na announcement.
na isa sa mga pinakamalupit na mangyayari sa industriya networking. Abangan niyo mamaya sa badang uli. Okay, sige na. Kamusta kay Midred Raza? Kay Enric Odagreb? Kay Mai Dacles? Kay Jake Lagazo? Kay Melard Kilat? Tapos si Frederick Boko? Kamusta sir? Yung ice cream cake natin. Kay... Pati pala ako nag-comment. Okay, sa mga ano, kakilala nyo na medyo hindi pa naiintindihan yung Facebook Live, i-share nyo na lang yung link. Kasi akala nila, ano eh, hindi pa nila alam kung paano. Parang, ano ba to? Parang YouTube ba? Ganun. So, sa mga ano, kakilala nyo na hindi alam kung saan to, i-share nyo na lang yung link. Sabi yan, networking. O kaya sabi yung punta sa page, i-click yun para alam nila. Okay, so magbabasa uli tayo ng mga questions. Okay lang ba sa inyo? Hi, John Magat. Yes, upo na po si Digong. Babasa ako rin ng mga ano, mga comments, mga questions galing sa post natin kahapon. Okay. Usually ganon, every Tuesday natin 'to gagawin. Kung may mga questions kayo, i-comment niyo lang dun sa ano, event picture na gagawin para mabasa. Next question galing kay John Gabriel Bahado. Sabi niya dito, yung question ko mentor is how to maintain peace and harmony sa isang team pag nagkaroon ng maraming leaders na kumikita. Napansin ko lang na nagkakaroon ng conflict pag may member na mag-stand up na maging leader or mag-take charge or nagsasarili kasi kaya na niya. Nagkakaroon ng conflict between sa kanilang head upline. Minsan, pa kung sino yung rising star sa team, sila yung nagiging black sheep kasi hindi sumusunod sa sistema ng upline. Pero sila yung may mga resulta. Minsan, nagiging downfall ito ng leaders kasi nagkakaroon ng bias sa mga upline. Nagkakaroon sila ng grudges, blah, blah, blah. I'm so blessed na hindi ito nangyari sa organization ko. Pero para sa kapanangan ng buong mga networker, ano po ang pwedeng maging solution sa ganitong mga common na cases para magkaroon long-term good relationship? Ah, okay. So, ang haba ng ano mo eh. Ang haba ng tanong mo. Dapat kung magtatanong kayo, yung mga tipong ano, 1-2 sentences lang. 1 paragraph yung tanong mo eh. Sige, basically, ang inaano mo dito yung conflict between upline, downline eh. Part 2 ng negosyo natin na may conflict lagi. Paminsan-minsan, di madalas. Ang upline, downline. At minsan, downline, downline. Minsan, crossline, crossline. Minsan, owner, upline. May mga ganun. Normal to. Naayos din naman to through pakikipag-usap. Okay? Pero for example, sa organization. Kapag halimbawa, hindi yung isang downline or leader gumawa ng sariling sistema tapos hindi sumusunod kay upline. Okay lang yun. Okay? As an upline, mas maganda i-advise mo is kung halimbawa gumawa siya sa rin system, sabi mo lang, oh, basta pag nahihirapan ka o kailangan mong tulong, kontakin mo lang ako. Ganun lang. Kasi parang mga magulang eh. Parang tayo. Para tayo magulang. Pag magulang ka kasi, meron ka rin mga pasaway talagang mga anak. O para kang professor sa college, marami ka rin mga ano, estudyanteng pasaway eh. Kaya ano yung awayin mo yung estudyante mo, eh hindi na pumasok yun. Magkakaroon ng bitterness sa inyo yun. So, ang pwede mo lang gawin is hayaan mo siya gumawa ng sistema. And sabi mo sa kanya, if may problem, patakay mo lang ako. Ayusin natin yung problema ngayon. Maging guiding hand ka. Kasi, tandaan mo ang tao iba-iba eh. Di ba ang turo nga, di ba may 4 personalities daw mga tao. Di ba may green, may blue, may white, may orange. Di ba mga ganun. So, bawat tao iba-iba talaga yung trip sa buhay. As a leader, as an upline, as a father, as a teacher.
maging patient ka lang sa kanila. Kung gusto nila sumunod, very good. Kung ayaw, okay lang din. Kasi independent distributor naman tayo. Diba? Wala naman ditong kontrata, diba? Parang ganun. Pero ako, I highly suggest, kung wala ka pa talagang resulta, susunod ka sa upline. Pero kung gusto mo na gumawa ng sariling sistema, okay lang din naman, diba? Pag nagka-problema, kalapit ka lang sa upline kasi yung mga upline, makakatulong din sa'yo eventually. Of course, wag iseset aside mo lang yung pride o yung ego, iseset aside mo yung grudges kasi wala namang kuwang yun eh, yung grudges or ego or mga negative. Make sure na ginagawa mo yung negosyo para sa lahat. Okay? So, I hope nasagot ko yung tanong mo, Jean Gabriel Bahado. So, yan, abangan nyo maya-maya yung surprise ko sa bandang huli. Isa sa mga malupit na ilalabas ko na magbe-benefit ang buong industry and networking sa buong Pilipinas. Okay? And tingnan muna natin ang ating mga followers. Kamusta sa inyo? Magandang gabi sa inyo lahat dyan. Kay Timothy Mark, pabate ng G2 Infinity Family. Kay Nachi Rukino, yes, kulang shirt ko, malupit talaga yan. Kamusta kay Jake Lagazo? Kamusta kayo dyan? Ay ako, uy, kay Mark Biro Gutierrez na extend pa. Connected na. Meron pa tayo, 5 minutes left. Isang question na lang and doon tayo surprise. Okay. Kamusta ang Eddie Asuncion, ang Team Genuine Alliance? Okay. Kamusta kay Val Cabagio? Isang question na lang. Basa lang tayo. Last question of the evening. Okay, last question natin. Babasahin natin galing kay Bernard Naval. Sabi niya dito, ano ang best approach kapag ayaw pumayag ng asawa na sumali ang kapartner niya sa AIM Global? Kahit iset up yung asawa na kausapin ni ayaw, talaga eh. wala po tayong magagawa talaga sa ayaw. Parang bata ayaw maligo. Parents na ayaw magbago. Kapatid na ayaw tumigil sa kakayo si kakainom. Kaibigan na ayaw magsimba. Taong grasa na ayaw magpatulong. Mahirap po talaga ma-involve sa isang relationship na hindi supportive ang asawa, hindi ka supportive ang partner o kaibigan. So, ang ma-advise ko po dito is katulad ng mga narinig kong stories na napakadami ng mga successful na mga babae din o lalaki na nasa isang relationship na hindi supportive, ginawa pa rin nila yung negosyo. Diba? Kahit na kinukontra sila ng asawa nila. Although iba nahihirapan, iba pa sikreto, pero eventually nagsucceed sila eh. Okay? Talagang isang taong decidido nagsasucceed. So, congratulations kung may kumukontra sa'yo kasi lahat na nakilala ko naging top earners din sa mga ibang networker sa buong mundo na kontra ang relasyon nila, nagiging successful pa rin sila. Pero nahihirapan talaga sila. As in, mahirap kasi umuwi ko sa bahay tapos negative. May kakilala nga ako top earner sa Cebu. Yung asawa niya rin negative. Ngayon may malaki siyang bahay. Di ba? Nakatira sila sa ilalim ng tulay. Asawa niya negative sa networking. Pero ngayon may malaki siyang bahay. Millionaire na siya. Babae yun. Okay, so maraming pumipigil sa'yo eh. Pero sa taong decidido gagawa at gagawa ng paraan. At kumbaga lalamunin yung hirap o i-get over niya yun, eventually magsasucceed ka. Okay? So, ayan ang last question natin for tonight. So, sa mga hindi ko nasagot ng mga questions,
next episode natin, sasagutin natin lahat yan. I-take down notes ko lahat ng mga questions nyo, lalo naman hindi ko nasagot, kasi babalikan po natin yan. So, ready naman kayo sa surprise. Okay, sa mga ready na sa surprise, mag-comment lang kayo ng yes. Di ba? Para malaman ko ready na kayo. Pero bago yun, inom muna ako. Nawawa ko dun eh. Yan, comment lang. May mga ready na sa surprise. Yes. Ready na ba kayo sa surprise ko? Kasi itong gagawin ko, di ba? Magbe-benefit lahat ng networker sa buong Pilipinas. Lahat ng networker. Okay. So, yan. Very good. Mami nag-yes. Okay, sa mga nag-yes, dahil patapos na tayo, papakita ko ang aking surprise. Kaya lang ha. Okay, hindi ko alam kung... Tingnan, check lang natin ha. Sa mga nag-yes, ito po ang aking secret. Aking surprise. Nakikita nyo ba? Nakikita nyo? Hey, ayan. Ayan, nakikita nyo? Ito ang aking surprise. So, ito yung surprise ko. Ayan, tingnan nyo mabuti. Great Network Secrets by Marco Maliari. So, ano ba to? Maglalabas ako ng libro. Sa inyo ba yun? Libro, maglalabas ako. I think first time na tayo sa ano eh. Sa buong Pilipinas, may maglalabas na networker ng libro. Gusto niyo ba yun? So, sa lahat ng gusto, diba, comment lang kayo, yes! Gusto namin yan, para alam natin. Okay. So, etong ano, itong libro na ilalabas ko, contain dito, mga sikreto, mga... tamang pag-iisip na mindset na isang successful na networker. Kung gusto maging successful, di ba, kailangan mo itong libro to kasi lahat ng tamang mindset nakapaloob dun sa libro na to. And, of course, pag nalaman mo yun, di ba sabi nga, copy upline, di ba? So, ang kinakopy mo kay upline, hindi lang yung action na ginagawa niya, pati yung tamang pag-iisip, yung attitude niya, yung mindset. So, yung librong to, ganun naman niya. Yung Great Network Secret, yung sikreto na mga magaling naman networker sa loob ng utak nila. Okay. So, itong ano, itong librong ilalabas ko, actually, gagawin ko siyang, ano, free. Okay lang ba yun? Gagawin ko siyang free. Papamigay ko sa lahat ng networker sa buong mundo. Okay ba yun? Diba? Libreng libro. Diba? Okay. Ilalabas ko yung Great Network Secrets na libro for free. Ayan. Ilalabas ko to for free kung nakikita nyo. Nakikita nyo? For free, ilalabas ko. Aha. Pero kailan ko ilalabas? Tapos na siya actually. Okay. Isa lang request ko bago ko ilabas for free. Okay. Isa po itong ebook na isesend ko sa inyo lahat, ibibigay ko for free. I think ilang pages ba siya? Mga 50 to 60 pages siya. Medyo may makapal-kapal din. Okay. Pero yun, magbe-benefit kayo lahat dito, lalo sa mga downlines yung gusto ma-power, laging motivated, din dala mo siya lagi, hindi mo kailangan mag-online, di ba? So, lagi mo siya nababasa, gusto mo review na may mindset ng mga taong successful. So, ito lang ang request ko sa inyo, ilalabas ko siya the moment ma-reach natin ang 10,000 likes. Right now, nasa, I think, magsi 6,000 likes yung page ng Beyond Networking eh. So ngayon, magtutulong-tulong tayo, lahat ng downlines nyo, lahat ng friends nyo, lahat ng kilala nyo. Palike mo lang yung, ano, yung page natin ng Beyond Networking. Palike mo lang. And then kapag na-reach natin, lahat tayo nagtulong-tulong. Na-reach natin ang 10,000. Ilalabas ko for free yung libro na pwede mong pabasa sa lahat ng kaibigan mo, sa lahat ng downlines mo at magbe-benefit sila. Okay? So ganun lang, ilalabas ko itong libro natin for free. Ipapamigay ko sa inyong lahat. Okay?
itong e-book isesend ko sa inyo. Ang hiling ko lang sa inyo is paabuti natin ang 10,000 likes ang Bayan Networking. So ibig sabihin, ipa-like mo na itong Bayan Networking page sa lahat ng kaibigan mo, sa lahat ng friends mo, sa lahat ng downlines mo, sa lahat ng crosslines mo. The moment na ma-reach natin yung 10,000 likes, bibigay ko na sa inyo itong free ebook na ito. Okay ba yun? Ayan. Alam ko naman okay yun eh. So, ayan. Excited ba lahat? Excited ba kayo sa libro? Ayan. So, yun lang naman. Madali lang naman yung 10,000 likes. Share mo lang, di ba? Pa-like mo lang. Tapos agad. So, the moment ma-reach natin yun, the next day, papamigay ko sa inyo lahat yung libro. Ngayon. Okay? So, yan. Patapos na rin tayo. Babati lang ako dito ng mga ating mga friends. So, okay ba yan? So, sa next episode natin pala. Ayan. Sa next episode, comment nyo lang yung mga questions nyo para sagutin ko. Yung mga hindi ko nasagot ngayon, sasagutin ko next week sa ating next episode. Tapos, ayun. Yan lang. Natutuwa ako dahil first time natin to. Salamat sa lahat ng sumuporta tonight dahil exciting nga yung topic natin, di ba? First show natin, palakpakan lahat ng ano, first time na nagandito sa show. First time natin sa show, di ba? So, congratulations sa inyo lahat kasi kayo unang-unang nakapanood ito sa lahat ng tao sa buong mundo. At darating yan tayo, magiging sobrang magaganda topic, sobrang laki nito, maraming manonood. At kayo, yung mga unang-una na nakasaksi. Okay? So, yun. Kita-kita tayo ulit next week. May share ako mga magagandang topics about network marketing next week na nakahanda. Especially, for example, maraming problema mga networker ngayon yung na-experience mo na ba ito yung may napa-join ka tapos ayaw gumalaw. Na-experience mo na yun? May napa-join ka tapos ayaw gumalaw. Okay? Maraming naka-experience yan. Napa-join na tapos ayaw sumunod, ayaw gumalaw, ayaw mag-recruit, ayaw mag-training. Daging ayaw, pero nag-join naman. Next week, tatalakayin natin yun. Paano natin sila mapapagalaw? Gusto mo ba yun? Yan. Nababala ito. So, yun. Ang next topic natin, next week, tatalakayin natin yun. Yung kung may napa-join ka tapos ayaw gumalaw, explain ko ba't di sila gumagalaw at paano mo sila mapapagalaw. So, ayun. Next week, kita-kita tayo ulit. Same time. Dito sa Bayan Networking channel natin. And, ayun lang. Salamat sa mga, sa mga pabati daw kay Raven Team. Si Jake Lagazo sa Raven Team. Yan. Kasi ang dami yan ng So, I'll see you guys next week again para sa ating susunod na episode na ang topic natin is paano mapasunod yung mga ayaw sumunod, yung mga napapigin mo tapos ayaw gumalaw. Tatalakayin po natin lahat yan next week. Okay? So, yun lang. See you again, guys, next week. And this is Marco Maliari, this is Marco Maliari, alongside making money, I decided to make a difference. And welcome to Bayan Networking. Bye!